Magandang araw po sa ating lahat. Pagpalain tayo ng Diyos sa ating pong patuloy na pagninilay ukol sa Diyos. Ating pang pagninilayan sumandali ang isa pang katangian ng ateismo sa pamimilosopiya mula sa 120 taon. At ito po ay ang ateismo mula sa 120 taon ay mukhang positibo at konstruktibo. Pag sinabi pong positibo, ang ibig sabihin ay meron itong inihaharap na mga mabubuting bagay, kumbaga. Pag sinabing konstruktibo, ito ay nagpapakita na ito ay nagbubuo ng lipunan, nagbubuo ng mga tao, nagbubuklod sa mga tao. No? Kaya nga po, ayon kay Padre Cornelio Fabro, ito nga, may positibong mukha at konstruktibong mukha ang ateismo. No? Hindi na katulad noon na talagang kitang-kita yung pagiging marahas, no, ng ateismo. Ngayon ay mukha bang maamo at mukha makatao, no? Kaya nga may tinatawag na humanismong ateo o pagkamakataong ateo, no? Tunugmang kabalintunaan, ngunit may ganon, no? Sapagkat may mga adhika sa lipunan, may mga sektor sa lipunan na nagpapakita sa kawalan ng Diyos bilang hindi man talaga kawalan yan, kundi yan ay pagwawagi pa nga ng tao. No? Kumbaga, parang di baling walang Diyos, importante ang tao. No? Wala naman talaga ang Diyos, ang mahalaga, andito ang tao. No? May pagkamapaglinlang ang ganyang pananaw. No? Pananaw po pinag-uusapan natin, hindi po natin nuhusgan ang mga tao. Ano po? Ngunit kinakailangan malinaw din sa atin na ano ba yung ateismo? Ano ba yung pinakaugat nito na maging mukhamang maganda ang bunga at makinang at mabango, no? Pero ano ba yung pinag-uugatan nito? Na ito po sana yung lagi tayong malay dito. Pagpalain tayo ng Diyos.